Si Tots Carlos ay gumawa ng kamanghamanghang puntos this season pero munti ka nang masungkit ni Tots ang record-breaking na 40 points ni Priscilla Rivera ng Dominican Republic. Naaalala niyo pa ba siya? Tara at ating balikan ang mga kamanghamanghang record breakers sa PBL. Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Ating balikan nang ang Olympia na si Priscilla Rivera ay sumira ng scoring record sa PBL at wala pa ring nakaka-break sa record na ito. Gumawa man ng kasaysayan si Tots Carlos nang siya ay nakapagtala ng 38 points, ang pinakamataas na naitala ng isang local player sa PBL. Pero makakaya ba kaya niyang lampasan ang 40 points mark ni Priscilla Rivera? Pero gayunpaman, tunay pa ring Miss Volleyball si Tots Carlos. Noong Martes ng gabi, nailigtas ng Creamline Cool Smashers ang kanilang kuponan sa mainit na bakbakan kontra sa Signal HD Spikers sa 2024 PBL All-Filipino Conference. At malaking parte ang tagumpay na iyon dahil sa tatlong beses naging MVP si Tots Carlos na nagtala ng 38 points mula sa 35 attacks and 3 blocks sa loob ng nakakahingal na 5-setter match. Ang tanong, saan napupunta iyon sa kasaysayan ng PBL? Una sa lahat, na-reset ni Carlos ang kanyang career high matapos niyang magtala ng 31 points laban sa Akari Chargers ngayong season. Ang kanyang bagong record breaker ay 38 points ay sapat na para malampasan ang local na scoring board ng kanyang kasamahan na si Eliza Valdez na may 37 points at nakuha ito ni Eliza noong hindi pa professional ang PBL. Samantala, ang all-time top scorer ng liga sa isang laro ay isang Olympian. Ang Dominican Republic na si Priscilla Rivera ay nagtala ng 44 points sa 5 set na panalo ng Akari Chargers laban sa Choco Mucho Flying Titan sa 2022 PBL Reinforced Conference noong November 2022. Ang mga ito ay nagmula sa 39 na atake, 4 na service aces at 1 block. Nagtala rin siya ng 14 excellent receptions. O diba? San ka pa? Nalampasan niya ang 35-point output ni Elena Samoylinko ng PLDT High Speed Heater sa parehong conference. Pero marami ang naguhula na maaari bang malampasan ni Carlos ang 40-point mark at sumali kay Rivera sa eksplosibong club. Bakit hindi? Nasa kalahati pa lamang tayo ng mga pre-elimination. At ang susunod na makakaharap ng Creamline ay ang Petrogas Angels sa April 6 sa Santa Rosa Sports Complex. Ang Next Led Chameleon naman sa April 13 sa Field Sports Arena. Ang hinihintay na showdown ng sister team nila na Choco Mucho Flying Titans ay sa April 18 sa Smart Araneta Coliseum at ang PLDT High Speed Heater sa April 25 sa Field Sports Arena. Mukhang marami pang kailangang pataubin ng Cool Smashers at mga mabibigat pang mga kupunan. Pero walang kaso yon dahil sa championship experience nila ay sanay na sila sa mga git-gitang laban. Thank you! Show me that. She's giving her friends a room here in our hotel. And there's a big ref. Two doors, and the first floor, So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong ganap. And thanks for watching.